Ngayon, may pagkakataon tayo po na magpalitan ng kuro-kuro, magtalakayan. Kayo po ang bahalang magtanong at sasagot na lamang ako. Sa digmang bayan, tatlong bagay na dapat isagawa sa kanayunan at sa pamumuno ng partido. Kailangan yung sandatang pakibaka isulong yung agraryong revolusyon, isulong din at yung basing masa laging pinapalawak at kinokonsolida. Ngayon, magsasabi ko ng isang wikang mapanghas. Alam mo ninyo, nandiyan na lahat yung mga bata yung elemento. At kung sa labanan, kailangan lang mahusay na commander. At unang bagay sa tatlong pinagsasama, yung tatlong bagay na binanggit ko. Alam po ninyo, noong dekada ng 80, may mga magagaling na commander sa paglulunsad ng mga salakay. Pero yung ilang nagkakamali, pinababayahan yung ano, yung ugnayan ng opensiba at pagpapanatili at pagpapalakas ng mga baseng masa. Ngayon, sa palagay ko, maraming kayang-kayang target ng bagong hukbong bayan. Kaya inisip ko, napakalawak na yung passing masa. Kailangan na lang ng gifting at kalistuhan, no? Sa pamimitas sa mga maliliit na target. Alam po ninyo, may mga target na laging naghihintay lang dyan, maliit. Madali mong palibutan at pitasin mo na lang. Pwedeng mani-manihin yan. At yung mga nasa nakatatas na command, madali silang magtipong ng puwersa para pitasin din. Ha? Yung mga destakamento lang ng platoon, ka-platoon, kayang-kayang pisain yan. Upuna at ulo ng mga gamit. Kaya ang masasabi ko, kailangan may mga mapangahas na commander at dapat pinagbibigyan ng laya ng pamunuan ng partido para sila ay makagawa ng opensiba at kailangan alam po ninyo estilo ng manggagawa ang yumari ng mga bagay-bagay sang-ayon sa plano. Sa sistemang kapitalista, ang mga kapitalista ang nagmamando tungkol sa plano sa produksyon. Pero ang uring manggagawa, nasa kanila na rin yung pagpaplano. At dapat ipinagawin ng partido magplano. At hindi masama kung sasabihan ng partidong bawat command ng NPA kung ano yung rasonableng target para mapalaki yung puwersa nila sa loob ng isang panahon. At ang pagpaplano naman nakabatay sa mga ulat tungkol sa lakas at mga nakikitang target sa kapaligiran. Yung alam po ninyo sa dahil sa pagpapabaya sa pagpapalakas ng mass base sa dekada ng 1980, lalo na sa mga lugar ng mga nagkamali sa kaliwang oportunismo. At noong mga sa panahon na ng pagwasto, tinuunan ang mass work. Ngayon, yung mass work naman, sa mga ilang lugar, nagtatagal yung pagdadahilan. Mass work muna bago opensiba. Alam po ninyo, nung kami nag-umpisa sa Tarlac,
Pero isara nga lang naman ninyo na kahit makitid yung Sonang Guerrilla sa Tarlac, matagal nang sanay sa pagkikirilya yung bahagi ng lumang hukbo na inugnayan ng mga proletaryong revolusyonaryo. Pero makitid yung lugar, second district ng Tarlac, ilang lang bayan. Pero ninyo, nag-umpisa kami sa 9 na replay, naging 200 replay yan sa loob ng 1 at kalahating taon. Yan ang hindi ko sabihin. Kailangan ang mga commander na mapangahas at linalaylayan ng pamumuno ng partido. At yung 200, muntik pang naging 400 kung naging matagumpay ang plano na kunin lahat yung 200 armalite ng Camp O'Donnell, sana naging 400 yan. Ngayon, kung ikaw ay nagpapakausay sa pag-opensiva, kailangan magpakagaling ka rin sa sa paghahanda sa kung anong magagawa ng kalaban. Kaya sa umpisa pa lamang dahil alam namin yung takitiran ng second district ng Tarlac, may mga kadre na ikinalat tayo, lalo na sa may sa bandang Isabela at may sa iba pang lugar. Kaya nung yung task force lawin ng 5,000 ilinaban sa 2,000 sa 200 200 ng NPA, nakalaban pa rin ang NPA at ang mahalaga yung masa na natili, pero may limitasyon din ng 200 kung kinonsentraan ng galibo-libo at rinirig ang mga 10-10 baryo sa isang raid, sinasaklaw ng mga military 10 baryo, masinsinan yung banat nila. Pero hindi basta umalis ang pamunuan ng Committee Central dyan. Lumaban muna, pagkatapos nung nakitang masyadong malaking konsentrasyon, gumawa ng shifting yung headquarters sa punta na sa Isabela. At doon mas maganda ang kalupaan para sa pakitibaka. Mga puwersang guerrilla, tatlo lang naman yung mayor na taktika dyan. Konsentrasyon para lumaban, maglunsad na ofensiba. Umatras, pagatras kung malaking puwersa. Pero yung sa pagatras mo, kumukuha ka ng magandang posisyon para makagawa ka ng magandang kontra-ofensiba. At kung talagang naman napakalaki yung konsentrasyon sa isang definidong lugar na masasabi mo limitado, nandiyan na yung taktika ng paglilipat. Kung saan ka lumipat, nandun yung lakas mo. At yung naiwanan mong masa, naghihintay yon sa pagbalik mo. Ngayon, pag lumipat ka sa panibagong masa, expansion yon, kung tama pa rin ang gagawin mo. Hindi ko sabihin ng yung kapag meron ka ng batayang masa, meron ka ng baseng masa, pwede ka nang sumigi sa salakay. Ating talakay nito ay kwan, may pagka-academic dahil ako ay nagbabatay naman sa ating karanasan. Yung hindi tayo gumagawa ng mga utos, ha? Dahil ang pamunuan ay nasa Pilipinas at nasa labas ng Manila, eh tayo nag-aaral, no? Gumagawa ng talakayan nang tayo ay matuto, maintindihan natin kung paano kung ilos ang mga puwersang revolusyonaryo ito. Mas marami kayong makukuha doon kaysa yung aking matatapos.